Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Tama! Ang ating Mahiwagang Burnay! O, kuha muna ng popcorn. Tama. Sit back, relax, eat your popcorn. Ito na siguro ang isa sa pinakamasayang araw para kay Daddy Delfin. Nanalo kasi ang kanyang anak na si Diana sa isang essay writing contest sa eskwelahan. Galing! Habang papauwi, ay pasan-pasan ni Daddy Delfin si Diana sa kanyang balikat. Nagtatawanan at nagbibiruan ang mag-ama habang binabagtas ang daan palabas ng eskwelahan. Diana, may sorpresa sa'yo si Daddy! Tuwang-tuwang sabi ni Daddy Delfin. Talaga, Daddy? Huhulaan ko kung anong surprise mo sa'kin. Kakain tayo sa labas, tapos ibibili mo ako ng ice cream sundae, tama ba? Napamangha si Daddy Delfin sa sinabi ng anak. Ang galing talaga ng baby ko! Sobrang matalino! Manang-mana ka talaga sa akin! Oh, so nahulaan niya! Oo, na ice cream sundae! Ibinabanan ni Daddy Delfin si Diana mula sa pagkakapasan. Anak, pakita nga ako ng essay mo. Gusto kong mabasa ang ginawa mo na nagpanalo sa'yo. Oh, ilan taon na ba yung anak? High school? Pasan-pasan! Ang bigat. Nabuhok na, kinakarga pa. Yun naman sa club eh. Palagay ko naman, Parto, hindi naman high school. Hindi high school, hindi. Baby pa, baby. Bata. Anak, pakita nga ako ng essay mo. Gusto kong mabasa ang ginawa mo na nagpanalo sa'yo. Mula sa kanyang bag, ay kinuha ni Diana ang kopya ng essay na isinulat niya. At pagkatapos, ay iniabot ito sa ama. Ganito ang laman ng essay ni Diana. Si Daddy Delfin, ang pinakamalambing na daddy sa buong mundo. Siya rin ang pinakagwapong daddy sa lahat ng mga daddy. Siya ang pinakamatalino, pinakabibo, at pinakamabait. Si Daddy Delfin ang aking Superman. Gusto ni Daddy na pagbutihin ko ang aking pag-aaral. Kaya para sa akin, si Daddy Delfin na ang pinakadakila sa lahat. Abot-tenga ang ngiti ni Daddy habang binabasa ang unang bahagi ng essay ni Diana. Subalit nang ituloy niya ang pagbabasa, ay unti-unting lumungkot ang kanyang mukha. Bakit kaya? Si Daddy Delfin na ang pinakadakilang daddy. Kaya lang, si Daddy Delfin ay isang malaking sinungaling. Ganun? Nagsinungaling siya sa akin. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na may magandang trabaho siya sa isang opisina. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na marami kaming pera. Nagsinungaling siya sa akin nang sabihin niya na hindi siya napapagod, na hindi siya nagugutom, na hindi siya nahihirapan. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na kaya naming bilhin ang lahat ng kailangan namin. Nagsinungaling siya nung sinabi siyang pogi siya. Nagsinungaling si Daddy nang sabihin niya sa akin na lagi siyang masaya. Nalaman ko na hindi siya sa bangko nagtatrabaho. Nalaman ko na janitor pala siya sa isang karinderya. Hindi siya tagabilang ng pera at sa halip ay tagalinis pala at tagatapon ng basura.
Tagahugas din siya ng pinggan sa isa pang restaurant. Tagabigay ng flyers at tagasilbi sa mga customer. Bukod dito, ay namamasukan pa si Daddy Delphine sa isang palengke. Maghapong nagbubuhat ng sako-sakong bigas. Kakarumpot lang pala ang sinasahod ni Daddy. Kaya pag kumakain kami sa labas, ako lang ang nabubusog. Si Daddy, nakatingin lang at tinitiis ang gutom. Saka ko lang naintindihan kung bakit nagsisinungaling si Daddy. Gusto kasi niya na maibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Gusto niya na mapag-aral ako na maayos, mabihisan ng maganda at mapakain ng masarap. Ang gusto lang ni Daddy Delphine ay maibigay sa akin ang masayang karanasan at magandang buhay. Oh. Kaya kahit na nagsinungaling si Daddy sa napakaraming bagay, siya pa rin ang pinaka-best daddy na ipagmamalik ko habang buhay. Mahal na mahal kita, my Daddy Liar. Pagkatapos mabasa ang kabuuan ng essay ni Diana, ay niyakap niya ang anak habang tumutulo ang mga luha. Ngayon ay hindi na kailangan pang magpanggap ni Daddy Delphine dahil ang buong katotohanan ay nabunyag na. Ang katotohanan ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para kay Diana. Baka kasi sabihin niyo, puro mothers eh. Daddy naman. Pabor naman sa mga tatay. Pabor naman sa mga tatay. Aww. Ang galing-galing naman. Nakakatuwa, sakit, no? Sakit naman nun. Sa murang kaisipan. Correct. Ng batang yan. Ang laki na ng appreciation na nakikita niya para sa kanyang tatay. Correct. Alam mo, tama kasi sinabi ko mo dyan, partner. Kasi yung mga iba, nakagraduate na lahat. Totoo. Hindi pa rin na-appreciate yung ginagawa ng magulang nila para sa kanila. Totoo ka dyan. Diba? Yung araw-araw na pumapasok ka sa eskwelahan, na-appreciate mo ba sino yung mga tao sa likod niyan? Correct. Diba? Paano ka nakapag-jeep? Correct. Paano ka may sandwich na kinakain? Sino ang bumili ng uniforme mo? Correct. Paano ka nakabili ng libro? Tama. Diba? Paano ka nakakapasok? Tama. Sino nagbayad ng tuition mo? Diba nanay at tatay mo? Paano ka nakakalabas with friends? Kaninong allowance galing yan? O diba nanay at tatay mo? Na-appreciate mo na ba sila? Nagpasalamat ka na ba? Eh nakakaya ka naman dito sa batang to eh. Yung batang to, buti pa siya may alam. Ikaw, waleng. Diba? Nakakatuwa. Tama si partner na bata pa lang, alam niya na kaagad ang kahalagahan ng tatay niya sa buhay niya. Correct. Lagi po natin tatandaan, ang mga magulang po natin ay hindi na po bumabata. Habang lumilipas ang panahon. Tumatanda sila ng tumatanda. Tumihin na yung mga correct, yan. Correct, kailan mo pa ma-appreciate yung ginagawa nila para sa'yo. Totoo yan. Nakakatuwa, no? Gagawin talaga ng nanay at tatay ang lahat. Mabigyan lang talaga ng magandang bagay ang kanilang mga anak. Diba? Lalo-lalo ng edukasyon. Actually, partner, itong kwento na ito ng Mahiwagang Bornay, galing siya sa isang video. Pag napanood mo yung video, talagang sakit-sakit talaga sa puso. Kasi kitang-kita mo doon na kapag kahinahatid niya yung anak niya sa eskwelahan, nakakurbata siya. Kurbata lang. Callboy pala. Pole dancer pala. Hindi, naka-ano siya, naka-coat. Executive, ganun. Oo. So, iisipin mo talaga na talagang ano siya, nagtatrabaho sa bangko. Talagang as in talagang, big bossing ang dating. Oo, yung ganun. Pang big time ang correct. Dating. Tapos may kita mo dun sa video sa susunod partner na kailangan niya magbihis kasi maglilinis siya sa palengke. Oh. Mamimigay na siya ng flyers. Magsusuot siya ng karton kasi mamimigay siya ng flyers. Alam mo, ganun talaga ang mga magulang minsan. Oh, sinungaling syempre in a way. Oh, oh. Pero hindi natin dapat tularin yung salitang kasinungalingan. Correct. Ano lang to, drama. Drama lang yung kasinungalingan na word. Kahanga-hanga kasi yung ginagawa nung tatay at nanay. Ayaw lang niyang masira ang impression ng bata sa kanya. Oo. Oh, oh. Diba? At saka parang katulad na lang din ng ano, sasabihin ng magulang, sasabihin ng nanay mo, hindi naman ako gutom anak eh. Correct. Pero sa totoo lang, wala na siyang budget pang bili ng isa pang turon. Totoo. Diba? Yung mga ganong klase correct. ng pagpapanggap ng mga nanay tama. At tatay. Totoo yung sinasabi nila yung kanang isusubo ko,
ibibigay ko na lang sa'yo. Correct. Ganun yung mga sakripisyo na ginagawa ng mga nanay at tatay natin na hindi natin alam minsan. Na-appreciate mo ba? Nag-thank you ka na ba? Kailan ko huling nag-kiss? Kailan ka huling nagmahal kita? Ngayon na, hindi na dapat pinatatagal pa. Show your love. Show your appreciation. Show. Basta. Show. Thank you, my welcome for life. Sa isa na namang napakagandang kwento na hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Yan. Nakaka-inspire. Ang dami natutuwa sa Maywagang Bornay at ang dami rin na mga nagpapasa ng kanilang mga kwento. Nagtatanong sila kung paano daw mababasa yung kwento nila. I-PM nyo lang po sa amin sa Facebook. I-search nyo lang po. Tambalan. Tapos siguro mag-ano kayo doon. Para mapansin agad na parang Maywagang Bornay siya. Unang... type nyo, Maywagang Bornay. Caps lock. Oo. Ganun, para makita ka agad. Para kitang-kita. Meron pa nga iba nagsuggest na parang ano eh, gusto nila ng putol-patol na story. Ah. Yung abangan. Pero ayaw po namin nun. Gusto po namin complete ng tapos. Complete story, eh. Mas complete maganda. Complete story. Eh kasi paano kung bukas nakatulog ka? O hindi mo napakinggan. Eh din na-miss mo yung kwento. Sayang. So kailangan talaga buong kwento. Thank you, Maywagang Bornay. At salamat sa lahat ng mga nai-inspire sa kwento ng Maywagang Bornay. Alam niyo po ba, dahil sa Maywagang Bornay, ang dami namin mga racket ni Chris Chupen na nadagdagan. Oo. Sa mga seminaryo po. Sa mga event po ng mga bishop. Hindi po namin alam kung bakit. Ba't ganon? Tapos pagdating namin doon, ininervous po kami pag may nakikita po kaming pare. Dating-dating naman yung mga pinag-uusaw natin, partner. Yung mga, mga nakapalibot, may mga baliso. Yan. Lurking. Alam mo, partner? Ngayon, napapaligiran tayo ng mga bishop, partner, pag nag-host. Oo nga, pag ako nga, partner, nag-host ng mga may mga, yung mga parang masasamang loob, parang kampante lang ako. This is my crowd. Pero kapag alam mo, mga bishop, nininebis ako. Yung mga pari na kapag nanonood. Alam niyo po, mga bishop, sakit po ng tiyan namin, promise. Laging prayer namin, Lord, sana matapos na po. Hindi po namin alam kung paano po namin sila mapapasaya. Dahil yan sa Bornay. Impluwensya ni Maywagang Bornay. Correct. Ito. Thank you, Maywagang Bornay. You. At salamat sa lahat ng mga inaabangan ang Maywagang Bornay tuwing alas 9 ng umaga. Yan, salamat ang daming po. Na-inspire sa kwento mo, Maywagang Bornay. Thank you. Keep up the good work. Correct. Huwag kang mag-alala. Pinupush na namin na ma-increase ang ka. Oh. Bibong-bibo ka eh. Pakitang gilas ka lagi eh. Lagi ka nagpapasiklab ng mga kwento mo eh. Oh, di ba? Uy, ang dami mga nag-text ng mga naiyak ng mga tatay ah. Oh, in fairness daddy ha, sa mga naman, daddy, at least na, oh, na-recognize kayo yes, ngayon. Yes, at marami nakamiss bigla ng kanilang mga tatay. Oh, naman. Oh. Thank you, Maywagang Bornay. At salamat sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok ngayon na nandito sa Maynila. Ang tambalan nyo po ay mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 ng tanghali at via live streaming din para sa ating mga OFWs. That's www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole, si Nicole Iala. At ako naman si Cambio, kaya Chris Chupin. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!